Barasoain Church sa Malolos Bulacan ay tatlong beses ko itong napuntahan at ito'y idinisenyo sa 10 pisong papel. Ay, magandang araw mga kailel. So nandito tayo ngayon sa Barasoain Church. Ikukwento ko sa inyo kung anong kwento, anong history ang meron itong Barasoain Church. Alam nyo ba mga kailel na itinayo ang simbahang ito ay simula lamang sa pawid at kawayan? Itinayo ang simbahang ito ng paring Austino noong 1860. Matapos ang dalawang taon noong 1862 ay binago ang simbahang ito at ginawa na yari sa tisa at bato. At makalipas ang 22 na taon, noong 1884, isang malaking sunog ang sumira sa simbahang ito. Kaya noong 1885, muling ipinatayo ni Padre Juan Giron ang simbahang ito na yari na sa bato at adobe. Si Padre Juan Giron ay isang Austinong praile. Ang simbahang ito ng Barasoain Church ay tinalaga sa pangangalaga ng Nuestra Señora del Carmen o sa tawag na Our Lady of Mount Carmel. At alam nyo ba na simbahang ito ay dito pansamantalang inilipat ni General Emilio Aguinaldo, ang pamalang revolusyonaryo mula sa Bacoor, Cavite dahil sa napipintong digmaang Pilipino laban sa mga Amerikano. September 10, 1898 ay pinulong ang Kongreso ng Malolos dito sa simbahan ng Barasoain upang magbalangkas ng saligang batas. September 15, 1898 ay nagtatag ng Republika ng Pilipinas si General Emilio Aguinaldo. Si General Emilio Aguinaldo ang unang naging Pangulo ng Pilipinas. Tinihayag niya ang saligang batas noong Enero 23, 1899 dito sa simbahan ng Barasoain dito sa Malolos, Bulacan. Si General Emilio Aguinaldo ay sumuko at dinakip ng mga sundalong Amerikano noong Marso 23, 1901 sa Palanan, Isabela. Ang simbahan ng Barasoain ay kilala bilang simbahan ng kalayaan. Noong panahon ng mga Kastila, tinawag itong Baras ng Suwail dahil dito nagkukuta ang mga Pilipinong ayaw pasakop sa mga dayuhang Kastila. Ngunit ang Barasoain ay pangalan ng isang lugar sa Espanya. Ito ay pinangalan ng mga Kastila na makita nilang hawig ito sa lugar na Barasoain doon sa Espanya. At alam nyo rin ba mga kailel, na noong Mayo 29, 1998 ay dito rin sa simbahan ng Barasoain Church nanumpa si Pangulong Irap Estrada sa kanyang pagkaluklok bilang Pangulo ng Pilipinas. Si Pangulong Joseph Irap Estrada ay 13 naging Pangulo ng Pilipinas. Now you know! Shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo, Marinita. Shoutout sa iyo, Sunny. Shoutout sa iyo, Chris. Shoutout sa iyo, Rajin. Shoutout sa iyo, Jay. At shoutout sa iyo, Maria Olrega. Thank you sa inyong palaging pagsuporta sa channel ko. 1,000 subscribers na po tayo. Thank you.
good morning mga kaibigan. So, nandito kami sa na nire-renovate. So, dito kami ngayon mag-ride kasi kami sa Barasoain Church. So, kasama ko yung pamangking ko ngayon habang inaantay namin yung kasama namin isa si Love. Tatlo kami yung mag-ride bago matapos man lang yung taong 2021 eh makapag-ride man lang kami. So, maya uli habang inaantay namin dito. Maya uli, go! Ito ang unang punta ko rito noong February 2, 2020. Birthday ride ni Erwin. Nagaya siya ng ride. So, dumaan muna kami ng Ubando Church. Then, pagkagaling namin sa Ubando Church, kumain muna kami para may lakas sa pagpadyak. Bali, 7 kami. Magkakasama. Ram. Ray. Irvin. Kay Jojo. Pangalawang ang punta ko rito sa Barasoain itong November 7, 2020. Kasama ko si Ray at si Amix. Tatlo kami. Thank you.
So yan lamang po ang ma-share ko sa inyo mga kailel sa video ito. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo kalimutang i-subscribe and i-like and click mo na rin yung bell notification para updated ka sa mga upload kong videos. Maraming salamat!